Lahat naman ng trabaho na nakukuha sa tiyaga eh. May lesson yan eh. Lahat na makukuha mo sa tiyaga. Kung ako ay nagtigil, eh hindi ako magiging manunulat ngayon. Small budget can be venues or can be a means for an artist to explore. Ahay, ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! Ahay! Ako si Abdulmari Imao, isang visual artist. Ginoong Ildefonso P. Santos, I am a landscape architect. Ito si Virgilio Almario, isang hamak na teacher at makata. I loved the work. And I loved theater. Palagi nilang pinagmamalaki yung achievement ko na I started as a popsicle vendor, cargador, lahat, prutas, ganyan. Nakapag-aral ko ng sarili ko without the help of my parents. Ang father ko sinabi nga sa akin na I don't care what you want to be when you grow up. Na you should be number one. Yun lang. Yun ang parating nasa ulo ko. Ting mawawala ako, magkakaroon ako kabiguan, ginagamit ko yung panahon na yun para mag-isip at kumuha ng bagong plano. I managed to come up with very grandiose looking sets despite of the little money I was given. Mga Pilipino galing sa Europe nag-aral, galing sa Amerika, usually, they turn as abstract artists. We stand pa rin ang labas. There is no distinction as to design or what. Ano ay natiyatawag na ladeta? Pinamunuan to ang nakaupo. Nakaupo po si Lieutenant General Don Jose Tagores Arroana. Siya po yung nagsilbi. Lahat ng ginagawa ko, be it park or office building, or, eh, lahat yan eh, may kailangan. Nasa iyo yun, how to approach the problem. Mga epic. Dapat yun maging bahagi ng mga bagong kwento, mga bagong dula, di ba? Hindi yung nire-revive lang. Design is a passion. And you must have young people who can be passionate about their work. Whether it is acting, directing, whether it's designing. Ako at saka ang tatay ko, we were farmers. During the Japanese time, we live in an island at the back of Hulusulu. During good weather, nangingisda kami. So, nangingisda ako, nakikita ko yung kulay ng mga fish. It really attracted me, no? Malaking makulay. Kaya ayan ang nilalabasan ng mga art ko. Na i-inspired ako nung kulay ng mga isda. Talagang marunong ako mag-drawing. Talagang natural eh. Hindi ako nahirapan. Meron talaga kami tradition ng mga craftsmen. And I was very good. I'm a very good carpenter. Very good carver. All around ako pagdating doon sa art na yan eh. Pwede ba ako mag-ano? Kaya pati sa painting, di ko binitiwan eh. The president, I learned, was giving scholarships to indigenous persons, ang mga talents. So ang ginawa ko, umupo ako, sumulat ako ng sulat in handwritten to the president, President Magsaysay, asking for an assistant to enroll at UP because there has never been a an artist among the Muslims and I wanted to be the first one. Bigyan ako ng scholarship ni President. Nung naroon ako sa UP, marami na ako na kong scholarship. Nung nasa loob na ako ng ano, Kaido,
my primary professor, one of the yun ang isang magaling na sculptor sa Pilipinas. Sabi niya, "Uy, Abdulmari, hindi ka pintor, sculptor ka." Pag natapos naman ito, magandang tingnan eh. Katulad ng mga lamesa sa loob. Malalaki ang kahoy. So, binibinta na lang ng mga nagbibinta na kahit mura lang. Minsan yung iba dito, galing sa loob din, nung banda doon sa ginawa ng bahay. Ako ang best bet ng UP sa mga local art exhibition sa UP and outside UP. Ganun ako nagkaroon ng kaunting pangalan, nag-umpisa. I read a lot. Araw-araw may newspaper ako, hindi ako pwede mawalaan. So, in malaking bagay yung marunong ka ng communication and you can speak and you can articulate your points. So, ano yung nakatulong sa akin? For surely, this is the first time that a Muslim artist have reached this far. Habang nagtuturo ko sa iyo, every semester vacation, every summer, I go on a research project on my own, studying the Filipino Muslim arts all over from Lanao to ano lahat, pati brass casting nila, pinag-aralan ko lahat. So, ayan ang nakatulong sa akin na ma-develop ang si designer Sari Manok at saka Ukir. Naghahanap ako ng design na talagang fitted to be a cultural symbol of the South. Wala akong makita kung yung Sari Manok. So, yan ang dinevelop ko. Ang ginawa ko, hindi ko kinopia yung Sari Manok, minodernize ko. Makita niyo yung ulo niya, parang origami yan. And then, I use the moon as a divider, at the same time, a balancing form. Malaki ang ano ko ang influence ko sa Japan kasi gusto ko yung mga design nila, simple lang. Ay, ang symbol ko yung Sari Manok at saka yung ukir. So yun na binibili sa akin. Kapag-aral ng mga bata, lahat, malaking bagay. Ang sabi nila, ang Sari Manok ay maranaw. Eh sabi ko, Sari Manok sa maranaw, pero sa tausog, manok-manok, pariho niya po na. Pagdating sa Makita Casting, master ko yung mga technique. From the advanced to the indigenous. Ang tanso, mahalaga katulad ng pera. Kaya sa mga Maranao group, meron kaming mga jokes na kung tawagin ay yun daw sang sing na tanso pag tinumbog mo sa suka at nangitim ang sing-sing, peg ang suka. Ganong kahalaga ang tanso sa amin. At ito ay parte ng aming kultura magpakailan pa man. Maraming salamat ulit. Mahilig din ako sa research kasi pati sa history. Kasi ang progress natin madalas dependado sa history natin. Kung anong pinagalingan natin, natitrace natin yan dyan. Kung ano ang future mo. Kaya inumpisan ko sa mga heroes, bakit binabalik nila si Rizal? Magandang buhay ni Rizal. It's really a very good sample. Hindi lang sa Rizal, by Rizal, because of his utak, pwede natin maipagmalaki. One of the greatest citizens in Asia. Nung ako bata, ang hilig ko noon, gagamba. At ang isa pa, itong mga aunts, yung Archie, Submariner, yung mga, ang dami ko noon, talagang carefree. Inspirasyon ng papa, marami kami, kailangan isa sa amin maging doktor. Hindi sa akin pwede maging kuhan. Ako magiging doktor, mamatay ang pasyente. Ako takot eh. Sa UST, nag-aaral architecture dahil na sayang ilang taon sa pre-med. Yung asawa ko ang nagpupo sa akin. Siyang inspirasyon ko noon. Sa stage naman, sa graduate school pumasa ako at mataas ang mukha ko. Alas 3 pa lang ng umaga, gumigising ako. Talagang handa akong mag-aaral. Nagkaroon ng wanted sa advertisement. Ako
naghahanap ng trabaho doon. Eh ako RK eh, pero landscape yung kwan. Sabi ko, ba ito maganda siguro pagkakataon to. Ralph D. Cornell, parang he is considered as the dean of landscape architecture in LA. Yung opisina namin sa stage, marami kaming mga foreigners na nagtatrabaho doon. Kaya nung in-offer sa akin, later, ng LA County, doubling my salary. Sabi ko, no, thank you. Hindi ako masyado ko sa pera noon. Talaga, maski naman ngayon eh, kamukha ng mga trabaho. Pagka binabago nila, at talagang iba sa concept ko, tini-terminate ko ang contract. You have to make a stand for what you believe. Si Dalupa niya, ng UE, pumunta sa LA siya, in-offer ang asawa ko ng posisyon sa UE. Siya ang presidente ng UE noon eh. Nauna siya ng pag-uwi ng 6 months. Sa madalang salita, di umuwi ako. Yung first job ko eh, doon sa Forbes eh. Pagka umuulan sabi sa'yo eh, nakikisilog ako doon sa akasa, mga akasa doon. Pagkatapos na eh, sunod-sunod na. Yung maximize mo yung view at yung terrain, lahat yan ay kukusider mo. Ang mga arkitekto kasi, basta, ayan ang lupa, ilalagay ang building, o doon. Sabi ko, hindi ka noon. Bigyan mo na proper setting. Yun ang landscape architect. Simula sa original na Ingles, na ginawa ng ating national artist. Experience ko, there's not one single concept na the best. Maaring sabihin mo, yun ang pinaka the best. Pero sa akin, hindi ako naniniwala noon. Ang landscape architect, there's no, na, walang jobless dyan. Kung talaga ayaw magtrabaho, yan. Ha? Pero kung as long as they want to practice, marami. Normal na bata. Siguro ang akin lamang abnormality ay yung hilig ko sa panonood ng mga tulaan at kantahan. Kasi sa aming baryo nung panahon na yon, paglamayan, nagkakaroon ng mga huwego de prenda, dupluhan. Doon ko na tutuhan kung paano tumula na may rhyme and meter, kung paano gumamit ng mga folk materials, mga folk talinghaga. Aking una ring maestro sa pagtula ay isa naming kasama sa bukid. Ang pangalan niya ay Pitong. Ang apelido niya ay Franco. So minsan napanood ko siya sa Huwego de Prenda. Sa'yo nagahari. Ang ginagawa niya, tumutula siya sa Pampango. Pag-garanti na translate niya into Tagalog, napatula din. So, habang nagtatrabaho sa bukid, sumusunod-sunod ako sa kanya sa pag-aararo at hinihiling ko lang sa kanya, tumula siya ng tumula habang ako'y naroon. Isang kapitbahay namin ay meron siyang tambak na mga comics at mga liwayway doon sa kanyang silong. Wala akong ginagawa doon kundi tumitingin. And then later on, natuto akong bumasa. Siguro tinuruan niya ako, hindi ko na matandaan kung paano akong bumasa. Isang araw, sabi ko sa nanay ko, sabi ko sa kanya, gusto ko nang pumasok sa eskwela dahil marunong na akong bumasa. So ang ginawa ko, nung ayaw niyang maniwala, kumuha ko ng comics dun sa silong ng kapitbahay namin. Tapos binasahan ko siya. So, ang tatay ko at ang aking ninong, nagkasundo, nadali na ako sa eskwela. Nung graduation, pinabigkas nila ako ng tula. So yung tula na yon, ang aking unang original poem.
tatay ko at that time ay vice mayor at gusto niya maging politiko ako. Kaya nung ako ay gumraduate, ang gusto niya mag-abogado ako. Kaya pagpunta ko dito sa UP, political science ang aking kinuha. Nung mamatay siya, hindi na ako nagtuloy sa law. Ang ginawa ko, umiyak ako sa probinsya. Sabi ko, dito lang ako, magtuturo ako. Na-introduce ako dun sa mga ibang writers sa UE. Most especially kay Rogelio Mangahas, na sikat na noon doon at Filipino editor sa The Dome. Ngayon, para hindi naman tayo sabihin na minomonopolize natin yung Dome, maglagay ka ng pen name. Yung tula, doon ko unang ginamit yung Rio Alma. After 1 week, tumanggap pa ako ng fan mail. Nililigawan ako, akala bubay ako. Nung magdesisyon ako na bumalik sa San Miguel, Bulacan at magturo, nandun talaga sa puso ko yung hilig na maging teacher. Hanggang ngayon. Bago mag-edge sa revolution, nagtayo ako ng panibagong organisasyon at yun yung Lira. Yung Lira na yon ang hanggang ngayon, maka 25 years na inaalaalaga. Magbasa kayo ng mga aklat ng mga sinulat ng mga Pilipino. Ang isang dahilan ng kawalan ng pag-ibig sa bayan ay yung mababaw na gunita. Ibig sabihin, yung ating national memory, napakaikli. Kaya wala tayong pagkuhanan ng mga bagay na makapagpapataba sa ating puso. Yung ikararangal natin para tawagin natin yung sarili nating isang Pilipino. Kaya napakahalaga na ang lahat ay sumama sa pagpapahaba ng ating gunita. Na tuklasin natin yung nakaraan, hanapin natin yung magaganda sa nakaraan. Dahil sa pamagitan ng paghahanap sa magaganda sa nakaraan, nagkakaroon tayo ng karangalan sa ating sarili. Yung maikling kasaysayan na alam natin, kasaysayan ng ating pagiging sakop, ng pagiging alipin, ng pagiging nag-aaway-aaway. So, yung maikling alam natin na gunita ay hindi nakakatulong sa atin para magkaroon ng feeling na maging Filipino. Yung kultura lang ang natitira nating pag-asa. Pirapirasyon, pero pwedeng alagaan. At kung ating maiipong lahat, pwedeng maging batayan ng ating karangalan bilang isang bansa. When I was at Ateneo, because of Rolando Tino, who is a poet, theater director, composer, and so many things else, he was my teacher for 2 years in all of my English courses, literature, composition, and he would give us, you know, exercises in class, and then I would see him privately, show him the things that I had written. So, poetry has had its impact and influence on the nature of my work as a designer. Artists employ metaphors, symbols, etc. When one does analogies, comparisons, does parallelisms, one employs literary devices. I came out with the book, Fire Trees Are Burning Every Summer. Yeah. Oh, and then may mga tatlong old poems doon, poems written in the 60s. Nag-sabbatical leave ako sa Ateneo. And so I spent 1 year all that book. To be an artist, you must get to expose yourself to many things and all and everything. Things that you love. So if you think you are a physicist and you can employ the laws of physics in your design, why not? When I applied for the Fulbright, I thought it best that I go into something I liked, which was design, and thought it wise that I pursue
this as a career, as in as much as there seem to have been avenues, venues for the exercise of the profession. When I was in the States, ang model ko ang mga Amerikano dahil napaka-organized nila. I worked in a theater department. I was also an assistant. I was also building sets. Ako yung nakakarpintero doon. You have to organize things eh, kasi may schedule, may setup. When I came back, I was immediately attached to Ballet Philippines of Alice Reyes, and I started my season there and worked as its resident artist for so many years. I was experimenting with materials like stained glass on stage. For the longest time, I was looking for materials that look good on stage. I call it looking for the stage worthiness of materials. Ay, iba talaga sa parang kang constipated eh. May mga matagal, may mga mabilis. There's shows that design themselves. There's shows na research ko ng research. Importante na may integrity yung trabaho. The basic concept I had is that of the lotus, which is a symbol of enlightenment. Bilis-bilis nito. Kasi I was not supposed to do this. Supposed to be a Malaysian. Eh, si Denise Reyes, tumakbo siya sa akin. In 1 week, na-idea ko na. All I did was get a handkerchief. Naglaro ko ang panyulito. Sabi ko, ah, parang payong ang gagawin. O, nagmukhang lotus. This is my standard. I aim high. But I won't fall below a certain level. There are very few good designers in town, and these are people who have passion for the work. The thing is, I'm passionate about everything I do. Eh, ugali ko yun. Eh, I like carpets. I can be passionate about collecting carpets. Anything I do that I like, I can be very passionate about. When I got into the theater, I didn't think of it as a livelihood. Ako mano talaga made up my mind ko whatever ads that comes in between gagawin ko ng paraan kaya mahirap ako mag-fail. Pagbalik ko eh strange na lahat eh mukhang magulo, lahat eh madumi. Siyempre eh, pagdating mo eh na-frustrate ka. Ang inaalala ko lang mga anak ko at ang pamilya ko. Kaya ako nagkatsaga. I think it's really love of the work that got me going. It's gotten even to a point where if I love the work, I don't even ask for a fee. Sa ating lipunan, kailangan mo ang napakaraming lakas ng loob para makapagpatuloy ka bilang manunulat. Ang brother ko rin may employ sa akin. We work hard, find ways and means to achieve it. Ang tatay kong mismo ang unang nag-discourage sa akin sa pamamagitan ng pagpipilit na kailangan maging abogado ako. Determined na ako, naroon eh. Ganun man ako eh. Pagka ako, masigamot sa lagay, eh, tatanggapin ko. I was fortunate enough that medyo well-to-do ang parents ko. So, hindi ko na-inisip yung problema ng making money. So I just really wanted my hobby to be my profession. Yun ding situation nung pumasok kami sa pag-eksperimento, sa pagsulat mismo, ay nakaka-discourage. So talagang sa tiyagaan lang. It took me how many years? Mula 1962, nakatanggap lang ako ng award noong 1972. It's a matter of survival. Umpisa, pero later on, as time goes on,
daan-daan akong nagtsaga na talagang to be somebody na. Pag national artist ka, parang nagiging articulator ako at saka catalyst sa art and the promotion for the arts for the young people. Ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! Ahay!